Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections. May isang company dito sa ating bansa na pinapatakbo ng foreign nationals. At isa sa mga naging point of conflict ay ang vacation leave. Para sa foreign boss, makakapagpahinga ang isang worker kung siya ay magfa-file ng minimum of 3 days leave. Sa perspective kasi sa kanilang bansa, maikli ang isa o kalahating araw to file for a rest day o vacation. Pero sa ating mga Pilipino, siguro dahil na rin sa ating economic status o sabihin na nating karamihan sa mga kababayan natin ay masipag, gaya mo. Ang isang araw na bakasyon ay enough na, sapat na. Lalo na kung madidikit ito, diba, sa rest day or at least mas mahaba-haba. Cultural din kasi ang rest perspective. Pero sang bansa ka man naroon, mahalaga ang pahinga. Magandang araw, ako si Jo Cabrera Alabastro, kasama mo ngayon sa Reflections. Sa dictionary, rest is defined as freedom from work, toil, strain, or activity. Rest is the cessation of motion or action of any kind and applicable to anybody or being, as rest from labor, rest from mental exertion, or rest of body or mind. And a body is at rest when it ceases to move. So ang rest daw, hindi ka gagalaw, hindi ka kikilos. Gusto mo ba yun? Yung magre-rest ka o magpapahinga, yung pagising mo sa umaga, magtitimpla ka ng kape, uupo ka sa terrace, magmumuni-muni ka, hihigupin mo ang kape, titingin sa malawak na paligid, sa tabing dagat, ang simoy ng hangin ay masarap, mabango. Wala kang iniisip na time in o pagmamadali na magluluto ka o kailangan mo ng maligo, magbihis, umabot sa terminal bago mag-rush hour kasi bakasyon. Bakasyon ka. Sarap, no? Hayahay o sa Bicol language, tawag namin ay tranquilo. Nung pinagbubuntis ko ang panganay ko, isa sa mga pinakamalungkot na sinabi sa akin ng doktor ay bed rest. Rest. Oo, kasi 10% na lang daw ang kapit ng baby sa tiyan ko, kaya kailangan kong magpahinga. Pero syempre, nalungkot ako dun sa bahagi na hindi ko naalagaan ng maayos yung anak ko, kaya 10% na lang yung kapit niya. At nalungkot din ako sa bahagi na magbe-bed rest ako. Hindi ako gagalaw, hindi ako kikilos. Kailangan kong magpahinga para sa ikabubuti ng paglaki ng sanggol na nasa tiyan ko. Although na guilty ako at hindi nga masaya sa pakiramdam na lagi ka lang nakahiga at may mga gagawa para sa'yo at halos lahat ng gawaing bahay ay husband ko ang gumawa, pero nakatulong ng malaki ang rest at naisilang ng maluhalhati ang aking anak. Sa music, mahalaga rin ang rest. Rest separates the notes. Imagine mo na lang kung hindi ka hihinga habang kumakanta ka, di ba? So yung rest sa music, it creates an atmosphere. At kapag walang rest, nakakapagod pakinggan ang music. Para kang laging nagmamadaling kumanta o lahat ng music yata ay parang rap. And even nga yung rap, meron pang rest yan. So there's no making of music without rest. Ang pagpapahinga ay parehas na regalo at utos. It's a gift and a command. When we experience a full 8-hour sleep, na-experience mo na ba yan? You feel energized and able to face another challenging day ahead. Ako nga, matulog lang ako sa bus sa loob ng 15 minutes. Pagising ko, ready na ulit ako na magtrabaho. Rest is both physical and spiritual. When we rest, we entrust our cares in this world to God. By faith, nakakatulog ka kahit marami kang babayaran sa susunod na 15 at ang pagod mo sa trabaho ay nagiging pagpapala. Bakit? Kasi hinahanap ng katawan mo yung tulog at pahinga.
In spiritual terms, rest means primarily to cease from one's works with the idea of release from anxiety. Tumigil ka na, kakaisip, kaka-worry, kakapakiramdam mo ng insecurity. Yan ay sinasabi sa Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Jesus is not talking about physical rest here. He talks about spiritual rest. Let's discuss more about rest, pero pakinggan po muna natin itong isang nakakapahingang music. Dito lamang yan sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Matthew 11:28, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Nagbabalik po ang Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Diba kapag marami kang iniisip, napakahirap matulog. Ang hirap mag-focus, mag-concentrate, at kung minsan nga, mahirap rin mag-decide. Nang likhain ng Diyos ang universe sa ika-seventh day, nagpahinga siya. Yan ay nakasulat sa Genesis 2 verse 2, by the seventh day, God had finished the work He had been doing, so on the seventh day, He rested from all His work. Then God blessed the seventh day and made it holy because on it He rested from all the work of creating that He had done. In the law, God established a Sabbath day of rest. So yung seventh day is a Sabbath day to the Lord your God. Sabi po yan sa Exodus 20 verses 10 to 11 and 31, chapter 31 sa 15 to 17. Ang pagpapahinga, hindi po yan suggestion. Ang pagpapahinga ay commandment. It is an expression of God's mercy. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Dahil bilang tao, alam ng Diyos na mapapagod tayo. That we need Him. We need to trust in Him and find that rest in Him. Ito yung laging paalaala sa atin ng Diyos, araw-araw. At sa loob nga ng isang linggo, kailangan mong magpahinga. Sa loob ng isang araw, kailangan mong matulog. It's an expression of God's mercy kasi pinagpapahinga niya tayo. At ginagamit niya ang resources like trabaho mo, negosyo mo, talent, skills. Pero above all, ang provision ay sa Kanya talaga nagmumula. Even ang provision ng pamamahinga. Kailangan matulog, kailangan magpahinga ng katawan. And this is an order every day. Ayaw mo man, pero hahanapin ng katawan ang pahinga at ng tulog. According to neuroscience, iisa lamang ang paraan para makapag-flush ng toxin sa utak. Ang exercise at ang healthy diet, nakakatulong yan sa wellness ng brain and the system ng body. Pero to flush the toxin inside the brain, walang ibang gagawa niyan kundi ang deep sleep o matulog. Dahil habang mahimbing na natutulog ang tao, merong gising ang glymphatic system. Sila yung nagsisilbing janitor ng central nervous system. Ito yung naglilinis ng metabolic waste. At kapag naabala, naantala, na-interrupt ang paglilinis ng mga janitor sa katawan, ng glymphatic system, dahil nga hindi ka makatulog, hindi ka maka-deep sleep, may inaalala ka, may problema ka, nagbi-build up yung toxins na yan sa iyong brain at ito naman ang nagiging sanhi ng Alzheimer's disease. So rest on God. Biro mo matutulog ka na lang, may mangyayari pang maganda sa iyong brain, sa iyong katawan. So rest on God. All you who are weary and burdened, and this rest is offered to all and is freely available by grace through personal faith in Jesus Christ. Magkaroon ka ng personal na relasyon sa ating Panginoon. At ang context nito ay trusting in God's timing. Rest means to be done without self-effort. It means the end of trying to please God sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ang perfect rest
I rest, resting in the promise of God. Magpahinga kagaya ng pagtulog ng Panginoong Jesus sa bangka habang bumabagyo kasama ang mga disipulo. Hindi niya inaalala yung talsik ng tubig, ang lakas ng hampas ng alon, dahil kasama niya ang kanyang Panginoon, ang Diyos Ama. Agapay, huminahon ka nawa sa presensya ng ating Panginoon na kayang magpakalma ng nagngangalit na unos at tanging siya lang ang makagagawa. Matthew 11:28 says, "Come to me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest." Yung rest na sinasabi dito ay sa Aramaic ang term ay nukha or N-U-C-H-A. Ito ay tumutukoy sa resting place ng kamelyo o ng camel. Sa Persian culture, itong rest ay itinutulad sa namamahingang camel, kung saan yung katawan niya nakababa sa lupa, nakasayad yung tiyan niya, giving him a sense of satisfaction and contentment. Ito yung sinesimbolize nung sinabi ni Jesus sa Matthew 11:28. "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Ang camel ay isa sa mga hardworking animals at hindi ito nagpapahinga. Hindi madalas magpahinga. It can carry twice as heavy as its weight. So kung ang camel ay 500 pounds, kaya niya makapagdala ng 1,000 pounds na yoke o bagahe. At kung ang camel ay matapat sa mabait na master, hindi sasagarin ng master yung dadalhin ng camel. Hindi niya padadala ng twice as its weight. Either one-third lang ng timbang nito o mas magaan pa. At kapag magpapahinga na ang camel, ibababa niya yung yoke o yung bagahe na daladala niya. And it will rest on its stomach. At yung legs ng camel ay powerful enough to lift its body pagkatapos mag-rest. At ang camel, hindi yan nagpapahinga dahil pagod lang. Nagpapahinga ito kasi kailangang mag-cool down dahil mainit ang desyerto. And so Jesus compared himself to a camel's owner. Tayo yung mga camel. His burden is light. Hindi niya tayo bibigyan ng mabigat na burden. Jesus is our resting place. Just like the camel, we lay down our yoke at magpapahinga sa piling ng Panginoong Jesus. By faith, we rest our cares to Him. Lord, madalas ang dami po naming iniikot-ikot ang mga paraan, solusyon sa problema. At ang huling resort, kapag hindi na po kaya, ipapasa na sa iyo. Patawarin mo po kami sa ganitong attitude. Confront our pride on not resting our concerns to you as we are busy finding for ways to do it on our own. Tulungan mo po ang aking kaibigan ngayon na nakikinig na makaranas din po ng total rest, kapahingahang nang gagaling sa inyo, dahil kayo naman po ang may kakayahang magbigay nito. Ang lahat ng alalahanin, mga problema sa relasyon, problema sa finances, mga matagal nang hinihiling na dalangin hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukuha ang nais na kasagutan. Problema sa trabaho, negosyo na hindi umaasenso, o nagkakagulo sa business partners, may masakit na pangangatawan at nag-overthink na kung ano nang nangyayari sa kanyang katawan. Ang lahat ng alalahanin ay sinusuko namin sa inyo. Maging ang aming mga isipin sa kakainin, sa paghahanda para bukas. Dalangin ko siya na nakikinig na bigyan mo po ng kalakasan para maging matagumpay sa challenges, sa mga problema at sa nakakapagod na sitwasyon ng buhay.
Ikaw po ang aming kapahingahan, Jesus. Salamat ng marami. Amen. Come to me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Yan po ay mula sa Matthew 11 verses 28 to 30. Nawa ay magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong isipan at sa iyong puso. As you end this day, kung matutulog ka na, may the Lord God give you peace sa iyong pagtulog at ma-freshen up ka sa iyong pagising kinabukasan. Kung kinakailangan mo naman magtrabaho, nawa ay kalooban ka rin ng Panginoon ng kalakasan at kapayapaan. May the Lord bless you and keep you. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Dito lamang po yan sa programang Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.